Yan. There we go. And we're back. Apologies, everyone. Apologies. Because hindi ko napansin yon. But then, let's try to have Dowell on the show again. Yes, Dowell. What's up? What's up, man? Hindi pa rin kita nakikita sa camera, though. Which one? Sa Zoom ba? Sa camera ko. Sa Zoom. Yeah, okay, actually, may kita mo sa stream. So, dun mo na ako makikita. Sa stream lang kita mak... Yeah. So, okay, ganun pala siya. Okay, yes, person yes. Wasing mag-stream eh. Yeah. Anyways, saan ba tayo naputol kanina? Yeah, intro but, yata, tama, di ba? Yes, yes. Okay, ayan. Gusto ko, ayan. Sinetap ko yung cellphone ko para nakikita din kita dito sa sa side na to. Alright. Okay, so anyways, intro. Okay, so intro, nag-start ako sa social media dahil before, usually, isa sa mga parang role ko sa banda ko before ay mag-handle ng mga social media. So, gawa-gawa kami ng mga social media strategies, gawa kami ng content, syempre, of course, music content. So while I was doing that, hindi ko napansin na parang karamihan ng mga knowledge na nakukuha ko over that amount of time is ano pala, parang puro tawag dito, puro pang social media na pala. So, umabot sa point na nag-handle na rin din talaga ako, nagkaroon ako ng client kasi I'm working as a home-based freelancer. So, pero essentially, yun nga, writer ako. Now, my day job is I do content, I write, and I strategize and think about kung ano yung mga content na ilalabas ng mga hinahandle kong websites ngayon. So currently, tatlo sila and they're all about classic rock. So classic rock, AC/DC, Aerosmith, mga banda, mga classic bands before. So yun, basically yun yung ginagamit, tawag dito, hinahandle ko ngayon. Mostly Facebook and YouTube, mga ganon. Pero before, I also used to handle clients sa YouTube strategies, yung mga contents, yung mga topics, mga ganun. So, ayan, that's how I do social media. Yun yung ginagawa ko ngayon. And I think today, tutulungan kita and tutulungan ko yung mga nanonood sa atin kung paano ba mag-isip ng mga tamang content para sa mga social media platforms na ginagamit nila. Tama ba? Yes, definitely. Definitely, you're right. Actually, I just want to ask few questions. Nagbabanda ko pala. Mm. That's very interesting. Nagbabanda ako, Meng. Yeah, that's nice. Matanong ko lang, paano ka nagsimula? Mm. I mean, anong role mo sa banda? Nagbe-bass ako. Nax. So, bass. Bahista. Bass mo. Pang-pang. Yeah. Yan, ganun lang. Oh, that's nice. So, actually, na-curious lang ako bigla. Is that your career way back, like a few years ago, or talagang naging ano ka na? Diba? Oh, that's nice. Hanggang ngayon, nagbabanda pa rin. May banda pa rin ako hanggang ngayon. And nagre-record kami. Uh-huh. Nagre-record yung vocalist namin ng mga songs namin ngayon. Uh-huh. So yan, baka nanonood sila. Paano yung collaboration nun? Since, like, MECQ sa amin. So, ngayong quarantine. So, paano ang setup nyo ngayon pag ganun? Na-curious lang ako, sorry. Just want to ask. Sa amin kasi lahat sa mga members, meron kami mga sarili-sariling recording interface sa bahay. Mga ganun kasi, ganun na rin yung setup ngayon eh. So, dapat, alam mo yun, para pwede kami pang practice, pang record, mga ganun. Pero, ngayon, yung frontman namin yung todo nagre-record. So, nasa kanya lahat ngayon. So, ano lang ngayon? Tugtog lang, ganun. Tugtog lang. Tugtog lang. After na ng pandemic, ngayon, ano muna, mga ganito. Sayang mga streaming and creativity. Nice. Actually, sa mga hindi na alam, napakaganda ng boses niya. So I'm very amazed. Nung narinig ko yung unang bitaw mo ng yung portfolio mo, nung pinakikinggan ko siya,
So, sabi ko, grabe naman to. So, ibig sabihin, feeling ko tuloy na kapag maganda ang boses, maganda na rin daw ang boses kapag kumakanta. So, yun yung feeling speaking ko. Voice. Ay, di ba? Hindi totoo. Hindi totoo lang. Hindi totoo lang. Hindi, okay lang. Okay lang. Okay lang. Anyways. Totoo sa akin. Anyways, ang exciting lang na ito kasi knowing people with different backgrounds came to do this kinds of work. Like, ako, sobrang na-amaze ako kasi, like, meron akong kilala sa TikTok na ang ganda ng boss niya, babae siya eh, Inka Magnay ata. Ang ganda ng boss niya. Si Inka. Yeah, oh. Tapos sabi ko, uy, grabe to. Siguro, ano to, nagre-radio. So sabi ko, nung tinignan ko yung medyo, yung further, ano niya, mga video. Sabi ko, oh, ano pala siya talaga? Radio, what do you call that one? Radio DJ. DJ? Yes, DJ. DJ. So, well, wala lang, interested lang ako. So, let's get back to the topic. So, social media. Let's get back. Social media content creation. Balik tayo sa social media. So, yes. Actually, sa lahat ng mga viewers namin ngayon, nung nag-uusap kami, just like this Tuesday lang ata yun, parang nagkausap lang kami about what we're gonna be talking about today. Isa sa mga nakita ko na talagang nagulat ako is that Dan Lok ba? Dan Lok? Ah, so Dan Lok, yes. Dan Lok. Yes, can you tell us something about it? Ah, si Dan Lok, siya yung parang naging boss ko. I handled his YouTube channel from 2016 to 2017. So, ang boss ko talaga is yung right-hand guy niya, si Sir Desmond. So, Sir Desmond, what we do before is we have this company called Tube Your Own Horn. And then, what we were trying to do is we're handling iba't ibang clients na need ng, alam mo yun, guidance on how to grow their own YouTube channel, mga ganun. So, I was doing that and at the same time, we were shifting din sa part na in-handle, syempre, of course, yung pinaka-case study namin is yung channel ni Dan Lok. So, in the first parts, mga 2016-2017 videos, kami, yung team namin nila, Sir Desmond, yung nag-aasikaso ng buong channel niya. So that means thinking about the topics, pero sa part nila, of course, sa kanila, sa part nila yung filming, and then after, alam yun, yung mga subtitles, placing ng cards, tawag dito, ad targeting. So may mga, yung mga ganong technical stuff na nangyayari. So kami na yung nag-handle. Kami yung back-end basically nung buong account. Parang ganun. And then yun, masaya siya kasi dami mong matututunan sa kanya eh. Ang galing niyang business mentor eh. Pero yeah, yung mga ganun. So solid. Mabait. Cool guy. Nice. Cool guy. Nice. Entrepreneur yeah. Si Dan Lok, di ba? Tama ba ka? Isa siya sa mga keynote speaker na gano'n, consultant, mga marami silang tinuturo about financial matters, uh-huh. And then social media content din, management, ang dami, sobrang lawak nung sakop nung topics nila. Ayun. Actually, na-amaze ako eh. Kasi ang laki na ng subs niya nga ata ngayon, like 2.9 million subscribers na ata siya. Uh-huh. As of last night, parang kaka-check ko lang last night, sabi ko, grabe. Parang, napakalaki nung journey mo pala doon, no? Parang, nung umalis ka, ano yung ilang subscribers na siya? I think na-reach pa namin noon is more than 100,000. Wow. Yeah. That's huge. I mean, paano yung collaboration yun noon? I mean, paano yung collaboration? Kasi sila yung nag-film, di ba? So, more of content lang kayo, gumagawa kayo ng mga content, and so paano yung collaboration niyo, are all like teams are here in the Philippines or iba ba sa ibang bansa? Well, may sarili silang structure eh, pero kasi meron din silang team doon, and then may team din sila dito, which is very normal na rin naman sa panahon ngayon na maraming home-based freelancers na nagtatrabaho for that kind of role din sa company. Kasi usually, yung nandito is, which is, like, the normal din naman is yung kunwari, yung back-end part nung YouTube channel, yung pag,
lagay ng subtitles, yung mga ganun, mga nagta-transcribe, at the same time, yung nagmamanage nung, kunwari, seasonal, kung kailangan palitan na yung cover photo, yung mga graphics, at the same time, yung regular na thumbnail updates, paggawa ng thumbnail para sa mga incoming videos, yung mga part na yun. So, yun yung mga usual tasks ng team dito. Ayun. Nice. Ano nice. Yun. Sobrang interesting nun, actually. Nagulat ako nung first time ko narinig yun sa'yo. Like, nung gabi lang na nag-uusap tayo. Sobrang amazed ako. So, and, kapag ba gumagawa tayo ng social media, what are the things that we need to consider for you? Ayun. So actually, yun yung main thing na i-share ko today. Uh-huh. And pwede mo siya i-pull. Hindi ko siya makikita dito ng real time eh. Yeah. So okay lang i-pull out na lang siya dito. Sure. Sa screen ko. Ayan. Makikita ko rin ba siya kapag shinare mo? Sige nga, try nga natin. Or hindi siya lalabas sa screen ko. Anyways. Technicality of Zoom. Pero anyways, okay. Anyways, mukhang hindi ko siya makikita sa end ko. So, tuloy ko na lang. Let's just do it. Nandito naman siya. So, social media. So, things to consider. So, basically, okay, premise natin is, ano ba yung way? Basically, ito kasi yung kung paano ako mag-isip. Ito yung my own experience. Kasi, for sure, maraming mga social media strategies out there. Maraming mga social media gurus, mga ganyan. So, mahilig kasi ako mag-consume ng maraming content din. Marami. Kasi parang for me, mas maraming content na nako-consume, mas marami kang perspective. So pagdating sa social media before, nung nagsistart ako, parang ito, mishmash lang to ng lahat ng mga natutunan ko. So parang I kind of narrowed it down to like 6 things, basic things na iniisip ko para whenever I think or I brainstorm content ideas for, you know, my day job and things that I do, yung mga et cetera, et cetera. Okay? So, punta tayo din sa first, yung mga things to consider. So, anyways, ito lang naman yung summary nila. So, one is entertaining. Number two, the role in the newsfeed. Number three, topic is king. Four, find your strength and find a way to expand content generation ideas. I-explain ko to. Unti-unti, pero saglit lang. So, five, does it build the community of like-minded people? And six, evergreen content. So, explain ko lang yung one muna. Entertaining. So, ilagay ko lang to sa context ng Facebook kasi masyado matagal kung lahat ng platforms pag-uusapan natin. Yeah, so, parang, just basic, ano lang, parang yung pinaka-go-to natin. Facebook, YouTube, Instagram, yung mga yon. So first, entertaining. Meron din kasi akong mga ilang mga friends na nagtatanong, like last time actually, meron din akong friend na meron silang business, coffee business, solid yun. Pero anyways, nagtatanong siya sa akin kasi about kung ano yung content na ilalabas nila. And then sabi niya, isang example niya sa akin is maglalabas daw siya ng content na parang, kasi diba kape sila na business. So, maglalabas dapat sila ng parang content na do you know, mga ganun, mga factual graphics, factual pictures, mga ganun siguro. And sabi ko sa kanya, ang in-explain ko sa kanya kaya dito sa number one is kasi pag kunwari mag-Facebook ka, 'di ba, ano ba yung parang umaandar sa utak ng tao kapag pupunta ka sa Facebook, 'di ba, para sa kaya any sa social media platforms, 'di ba? Syempre usually, ang main thing na gagana dyan is, syempre, of course, ma-entertain ka. O kaya makuha mo yung rush ng dopamine na yon na kailangan hindi masyado, di ba? So, yun siya. So, given that kind of premise, kailangan yung gagawin mo rin, lagi mong iisipin din sa content mo na dapat, at the end of the day, entertaining pa rin siya. As in, yun yung parang pinaka-center, yun yung Bavarian sa donut mo. Ano yun?
entertaining pa rin siya para, of course, maging effective. So yun lang yung basic idea ng one. And then number two, role in the news feed. So sa role in the news feed, mahalaga to kapag nag-iisip ako ng content kasi lagi kong tinatanong sarili ko na, kunwari, yun, how does my content contribute to the whole news feed environment experience of my audience? So kunwari, sa amin, sa day job ko ngayon, sa classic rock, hindi ako pwedeng mag-publish ng, kunwari, ng Justin Bieber o kaya Kendrick Lamar. Ang labo, di ba? Ang labo. So, kasi you're trying to build an environment. Eh. You're trying to build, yung, isipin mo, kunwari, yung page mo. Parang yan yung mundo mo eh. Yan yung mundo ng brand mo eh. So, dapat yung itsura niya as a whole environment, as a whole new world, is dapat in line, in sync lahat. So doon din papasok yung parang isa sa mga mahalagang questions na kailangan mo tanawin sa sarili mo is yung awareness mo, kung gaano ka ka-aware lagi sa brand mo. Kasi kung gaano ka ka-aware doon mo mas makikita yung perspective na yung role nung content na gagawin mo sa news feed. Stream ngayon. Sa audience mo, of course, it's a source of information sa mga ganitong klaseng iba't ibang topics na itatakal mo. Parang ganun. So, yun yung, kumbaga, ito yung maliit na role niya dito sa buong Facebook experience nila dahil sa Facebook nila ito napapanood. Diba? Kasi iba-iba yan eh. Yes. Kasi kung kunwari, i-evaluate mo yung news feed mo, okay, parang GIF, video, parang kapag tinignan mo siya as a whole, makikita reflection mo yun eh. So, parang, dun mo rin din talaga, parang, kung ikaw mismo yung, kung nakita mo mismo, kung ikaw mismo yung audience ng, kung ikaw mismo yung audience, paano mo gusto maranasan yung newsfeed mo? And paano makakakontribute doon yung nice content mo? I guess mo? Yes, parang yes. Ayun, and then, number three, topic is king. Topic is king, ano to, natutunan ko to dito sa work ko ngayon sa Classic Rock dahil sa boss ko na sobrang best boss in the world. Topic is king. Of course, laging nandiyan naglagay ako dyan ng dalawang main points, yung hub, help, hero types ng content. Aware ka ba dun, AL? Aware ka dun? Pero hero types, hindi. I think parang na-experience, ewan ko kung tama yung pagkakaalam ko sa hero types. Is this a material? Okay. Parang siyang campaign, tapos ito yung pinaka-top ng material. Yeah. Tama ba ako? Ganun ba yung tao? Yes. Tama naman. Okay. Basically kasi, yung, so kunwari, maganda siyang categorization na pag nag-iisip ka eh. Parang, kasi kunwari, gagawa ka ng social media calendar, mga ganyang bagay, and then mag-iisip ka ng mga types of content, pwede mong simulan sa three basic things na to. Ako, ganun ako eh. Sinisimulan ko sa tatlong to eh. So, kunwari, hub kasi, basically yung hub, ang ibig sabihin yan, wait ah, yan. Basically, yung hub, siya yung parang regular content mo na nilalabas. So, kunwari, sa amin, sa Classic Rock, ang regular namin is articles, written articles, mga ganun. Yun yung hub content namin. And then, of course, meron kang mga tinatawag na mga help content. Yung help content naman, ito naman yung mga content na mas targeted talaga, mas para dun sa nakuha mo ng audience. Kaya sila help is parang medyo mas informative sila, mga ganyan, mga how-tos, mga ganyan-ganyan, mga ganung tipo ng content formats. How-tos, kunwari sa amin, sa Classic Rock, ticket selling, yung kung saan makakabila ng tickets, ano yung mga bagong in-auction ng mga gamit ng Classic Rock Legends, mga ganun. And then hero types, which is tama ka, yan yung mga, parang para sa akin, dinedefine ko siya, ito yung mga content na may extra effort. May extra effort. Kunwari talagang pag pinag-isipan, merong production na mangyayaring malaki, meron kayong hinire ng mga additional manpower para lang ma-execute ito. Mga yes. Ganon. Uh-huh. And usually, ito yung, kaya siya hero type, kasi ito yung mga malalaking thing na pwede mong gawin para mas lalong mag-raise ng brand awareness sa brand mo. So kunwari, more sa mga naisip. Paid ads ba to? Parang ganon. Like, yung mga top brands ngayon kasi unang pumasok sa isip ko yun, yung mga top brands like for example yung makakalimutan to for example Clear,
Mostly nakikita ko 'yan sa ads, laging nasa feeds ko 'yan. So yun for me ginagamitan talaga ng grabe yung mga huge budget production na ano campaigns. So feeling ko Oh. yun. Oh. Totoo, from production to FB ads, pati sa mga commercials sa TV, yun, hero. Kunwari ito, bigyan kita ng isang magandang example. Yung mga iyakan commercial ng Jollibee. Mga ganun. Yung ginagawa nila bago magpasko. Yung puro Jollibee commercial na sobrang nakakaiyak. Mga ganun. Mga hero content yan, di ba? Yung talagang isang buong magra-run siya for months. And then, parang makuha talaga nila yung parang hook sa mga tao. Mga ganun. Ayun. So yun, speaking of hooks and reaction, pagdating nga dun sa topic is king. So aside from hub help hero types, lagi kong iniisip yung, kunwari, kapag nag-iisip ka ng content, ano ba yung emotion? Ano ba yung reaction na tinatarget mo? Is it like, parang kunwari, sa nagsiscroll ka ng newsfeed, and then, alam mo yung mga content na biglang mapapatigil ka, babalik mo. O kaya mga content na, uy, ano yun? Mga ganon. Yung mga ganon na maliliit na reactions or talagang specifically, gagawin mo siya for, gusto kong magpalungkot ng mga tao, gusto kong magpatawa. Di ba? So yun yung iisipin mo din yun. So kumbaga kapag nag-iisip ka ng content, ano kaya yung mararamdaman nila? Yun, kailangan mo rin din tanungin sa sarili mo yun. Ako, laging ganon ako pag nag-iisip, pag nagka-come up with ideas on sa mga topics na ginagawa ko sa social media. And then, next, find your strength and find a way to expand content generation ideas. So meron akong dalawang points dito. And sige, try ko tong explain ng super super cohesive. So find your strength and find a way to expand content generation ideas. Unang-una, partners. Kasi minsan, kunwari, you're kunwari, ito, Eyel, itong live stream na to. Kung walang guest, anong type of content siya? Parang solo podcast yung mangyayari, di ba? Or parang vlog, tama ba? Yeah, Or more something of. like that. Pero for sure, iba yung dynamic niya sa meron kang kausap na ganito. So that's why you need other people. You need to partner with other people. Kasi, for example, yung topic natin ngayon, sa simpleng partnership na yun, na we're trying to talk about social media. Of course, yung dynamic mag-iiba din kapag nag-iba na yung isa mo pang speaker. So yun yung nagbibigay ng flavor sa kanya. So basically, nag-i-expand lalo yung mga ideas na napupunta doon sa brand. And then yung isa, exploring other content formats. Wala lang na naalala ko kasi sa work, ang ginagawa namin is from articles, tinatry namin hanapin din yung mga iba't ibang skill set ng mga taong nasa team or kunwari sa amin manggagaling mismo kasi from articles we're branching out to animation eh animation with voice over and then parang gagawin na namin siya for YouTube so unti-unti little by little ine-expand namin yung mga types of content formats pa na pwede namin gawin so articles, listicles, infographics, and then mga quotes, mga ganong mga bagay na unti-unti na siyang nagsispread. Parang ganon. Ayun. And then, ayun, may question ka ba so far? Ayun. So far wala pa naman. So far wala pa naman. Wala Dinadigest ko pa. pa siya ngayon. So nasa thought process. Marami ba? Pinoproseso ko pa siya. Hindi naman siya marami, pero iba kasi ako pag every time na may nagki-click sa isip ko, pinoproseso ko siya hanggang sa may tanong ko na siya sa iyo. So feel free lang, feel free Sige. to enjoy. To enjoy explaining. So kapag meron din mga tanong yung mga nanonood, tanong lang nila. So pero sige, balikan natin. Last two na rin naman din to. And then Q&A tayo. Ayun. Next is evergreen. So which is I think aside from topic is king, ito yung parang laging ito yung top two. Parang lalaro sila lagi ng topic is king. Dapat alam evergreen content. So bakit evergreen? Ano ibig sabihin natin pag evergreen? Evergreen basically doesn't go out of date. Pwede mo siyang i-post today and then magkaroon siya ng napakagandang results sa engagement
And then you post it again after 3 months. And then ganun pa rin kaganda yung engagement. Parang pwede mo, ganun siya eh. Parang siyang, yun nga, yung tool for repurposing content. Lagi mo siyang tool. Lagi siyang nakahandang tool mo dyan para laging merong continuous engagement yung page mo, yung social media thing na ginagawa mo. And then, bakit nasa top ko siya ng mga things na talagang kailangang i-consider when it comes to coming up with content is yung pag-iisip kasi, kunyari, nag-brainstorm ka ng topic sa and then you're trying to target an evergreen, gusto mo evergreen content to. Kasi of course, meron ka namang ibang content na hindi talaga evergreen, like news, diba? Which is time-bound. Okay lang yun, okay lang yun. Pero if you're, sa mga panahon na, target ako na evergreen, isip ako ng topic na evergreen, yung practice na yun, yun nga, yung focus na dun sa ganung path of thinking sa content creation, isa siyang parang, alam mo yun, parang blessing in disguise, parang mahirap siya isipin sa simula, pero kapag nasanay ka, tapos parang alam mo na yung mga evergreen content na to, na at least alam mong lagi mo magagamit, is parang malaki siyang bagay, lalo-lalo na sa hub content mo. Kasi ako, for me, isa siyang malaking tool din talaga yung mga ganyang evergreen content para, alam mo yun, meron akong mga blogs, mga articles na ginawa like 2 years ago. Kapag pinost ko ngayon, meron pa rin engagement, ganun pa rin, same effect pa rin. So malaki siyang tulong para sa of course sa stats, sa overall social signal information na binibigay ng page mo dun sa platform, sa audience mo, and at the same time dun din sa algorithm ni Facebook, ganun. So ilan sa mga para maliwanagan ka rin dun sa ilan sa mga examples ng mga evergreen content, isang example is of course mga list articles, alam mo yun, mga list articles, list videos, kung alam mo yung mga YouTube channel na sila Watch Mojo, Nuke Top 5, Slap Ham, mga ganun. Karamihan sa kanila mga list, mga ganyan-ganyan. And then of course, how-tos. Evergreen din yun, forever. How-tos. Ngayon, meron kaming pinopost sa social, sa isa naming website about DIY, kung paano gumawa ng sariling grill gamit yung hub ng isang gulong. Ngayon, umaabot pa rin siya, marami pa rin siyang engagement. Hanggang ngayon, kasi tuturuan ka lang niya kung paano gawin yung grill gamit yung gulong. Galing. Tapos, ano lang siya, mga siguro, 3 years na namin siya ginagamit as repost. Laging good result. So yun, anyways, yun. Mahalagang-mahalaga yun. So evergreen, mahalagang na laging sisirin din yung information na yun noong kahit sinong nag-iisip ng content. Mm-hmm. And then, last is, does it build the community of like-minded people? So, mahalagang-mahalaga rin to, lalo-lalo na sa businesses. Kasi, bakit? Ito yung sales funnel mo eh. Ito yung loyal subscriber mo eh. Kumbaga parang sa Smart and Globe din. Parang alam mo yun, yung ganun tipo ng subscriber. Kahit ano man yung binibenta mo sa business mo, parang yung mga loyal customer mo, sila yung subscriber mo, yung loyal audience mo. Kasi sila yung may passion dun sa brand. Kunwari, dun sa day job ko about classic rock, gugulat ka how passionate people are kahit na yung mga topics na nilalabas namin is lumabas na nung 60s, 70s, and then we're trying to put new perspective sa ngayong to 2020, parang ganun. So parang makikita mo na may ganung, kaya mong bumuo ng ganung community na talagang passionate about something. Kasi kahit ano pa yung business mo, for sure naman everyone is interested in some things, 'di ba? Kahit ano pa man yung passion mo, for sure meron ding isang taong kaparehas mo. And then pwede niyo i-build yung passion na yon dito sa kunwari sa page mo, sa channel mo, etc., etc. And then bakit kailangan mo siya i-keep in mind yung community, yung pag-build ng community na to, is maganda rin siya kasi mas maganda kapag kunwari business siya. Mas madali mong parang for me, mas magiging magaling kang makinig sa kung ano yung gusto at saka sa hinahanap ng customers mo. 'Di ba? Kasi like for example, coffee, parang kung meron ka ng kunyari Facebook group na puro kunyari sa page mo may Facebook group pa kayo ng mga
ng mga loyal customers mo, and then you discuss coffee stuff doon sa loob ng group na yun, and then mas mamaya ma-discover mo na, ay, hindi pala nila masyado trip tong isang taste na, isang flavor na to, so pwede natin palitan. Tapos pwede nyo na silang mas i-consult kung ano yung hinahanap, ano yung mga naiisip, ano yung sa tingin nilang kulang dun sa market para pwede nilang makita dun sa business mo. Parang ganun, sa example lang. So yun, basically, yun yung parang, yun yung 6 points na lagi kong kinoconsider, lagi kong dinadaanan para to come up with anything na ginagawa ko for social media. Lalong-lalo na dun sa content topic generation, kasi parang yun din talaga yung main role ko. Nag-iisip lang lagi ng topics. Ganun. Tasulat. Mm-hmm. Oh, that's nice. Sige, bago magtanong, may nagtanong. Kaling, no? Bago magtanong. Sabi niya, from Adrian Luciano, question, how do you pipeline your daily content and spontaneous content? What are the things, second question, what are the things you consider when it comes to proper prioritization of posts? Nakuha mo? Yeah, sige, nakuha ko, pero gusto ko lang siya i-contextualize kasi gusto ko rin malaman, syempre, kung ano yung ginagawa niya. Pero in general na lang, sagutin ko siya in general. Ano yung first question ulit? How do you pipeline your daily content and spontaneous content? So, yun. Daily and spontaneous. I think is spontaneous, parang pumasok ata siya dun sa evergreen. Di ba sabi mo pag evergreen post is more of archive, ano na yan, files like videos, blogs, articles and what. So, yeah, yun. Hindi ko ma-explain maigi, pero that's what I thought. Ano kaya ibig sabihin niya sa pipeline? Ano ibig sabihin niya dun sa pipeline? Mm-mm. Pero parang how I basic, siguro yung scheduling ko sa pipeline, kung kunwari yung scheduling ko sa buong, kunyari sa pag-manage ko nung parang posting per day. Kasi kung yun, yung scheduling part, okay, pwede ko i-share yung scheduling ko. Kasi yung scheduling ko, yung 12, kasi ano kami, ano ako eh, every hour. Kasi medyo malaki yung hinahandle kong amount of content. So we put out 22 to 25 articles per day. Ganun yung ginagawa namin sa work. Kasi how I structure it is, every hour may lumalabas na content, may lumalabas na article. Puro article yun kasi tinatry namin siya i-funnel dun sa website, diba? So, tawag dito, 12 a.m. to 11 p.m. Tapos ang prime time ko is from 7 a.m. to 5 p.m. Ang 12 a.m. ko to 6 a.m. repost. And then 6 p.m. to 11 p.m. Yung mas benta na repost. And then yung mga new articles, new stuff na ilalabas ko is nasa 7 a.m. to 5 p.m. Tapos, ano ako, kapag nagsischedule ako, nakaschedule sila na hindi siya parang, kunyari, 6 o'clock, 6:15. Yung 6:20. Hindi, ano siya, labo-labo siya. 1:23, 2:45, mga ganun, iba-iba. Parang tinatry ko na imimik yung behavior ng isang normal na tao. Hindi siya, parang, di ko alam, kasi so far, we've been trying it and nag-work siya na parang yung page ko, kasi since marami kaming kunwari, isa kang page na maraming naglalabas ng content every day, marami talaga. Tinatry kong imimik yung page na yung behavior ng posting niya is just like a normal personal page. Kasi 'di ba kapag ikaw naman sa personal page mo, hindi ka mag-iisip ng oras eh. Yes. Na ano, hindi. Totoo yan. Sa mga usually yung mga 'di ba, ganun eh. So usually sa mga pages, yan, parang, sige, kailangan 6:30, kailangan 6:45. Okay. Very quantifiable na ganun. So, akin, di, random siya. Basta within that hour. Uh-huh. Mga ganun. And so far, okay siya. Yung ganung random behavior ng page na mas nabibigyan siya ng
for some reason na mas nabibigyan siya ng reach on our end. So yun, ganun ko siya ginagawa in terms of scheduling yung type, kasi baka yun yung ibig sabihin niya. Tapos ano yung second question? Wait lang ha. Puputulin ko lang ha. Naging interested ako eh. Ang ganda na. Ewan ko ha. Ano yung metrics mo kapag gusto mong malaman yung behavior ng... Is there a metrics na kailangan mo i-consider or standards para malaman mo yung behavior ng page? Or ano yung tinitignan mo na basihan para maging... ano yung basihan mo? Yung standards mo? Two things ang iniisip ko. First is, syempre kapag nag-post ka, makikita mo yung insights. Titingnan mo yung insights, titingnan mo yung engagement, aaralin mo. Paano ba siya like for me, ang isa sa mga main kasi sa amin articles eh, 'di ba? Yeah. So yung link, kapag kinlik mo yung number ng reach, makikita mo yung link clicks. Yeah. Yung link clicks, yun yung bibilangin mo. So sa amin, doon namin sila, kasi after mo i-publish yan, of course, kailangan mo siyang i-analyze. Yes. Kailangan mo mag-evaluate. Yes. So sa lahat ng nilalabas mong content, evaluate, and then you can categorize them kung ano yung pwede mo gamitin for repost ulit, kung ano yung pwedeng hindi mo na i-repost ulit, kasi mga ganun. So makakategorize mo siya in that sense. Yes. So yun yung first. And then second is, parang para lang sa akin to ha. Itrato mo na para tinatrato ko na yung page kasi is parang it's his own organism, parang okay. Living thing siya. Gets. So kumbaga kung living thing yan, how do you imagine it moving? How do you imagine its behavior? Uh-huh. Diba? So kung kaya mo gawin yung imagination na yun and then try to imagine your page or your account, your social media account like that, na organism siya na ganito, ano yung nilalabas niya, saan siya tumatapak, mga ganyan, paano ba siya naglalabas, yung ganung pattern. So uh-huh. Ako, ganun ko siya in-imagine. Kaya parang ginawa ko yung random time system na posting, pero within an hour. And then sometimes, it gives us space din para to experiment. Like for example, before, tinatry namin na, kunwari, masyado nang marami yung posting, gana, parang gusto mong pahingahin yung page mo, kasi baka mamaya, nakikita na ni Facebook na dire-diretso baka magmukhang spammy or something like uh-huh. that. So usually ginagawa namin may periodic time na kung saan talagang di-diminish mo, babawasan mo yung posting. So uh-huh. imbis na 1 per hour, gagawin namin 1 per 2 hours. Oh. Ganyan, depende sa takbo. So parang kailangan lagi ka lang ding parang mindful dun sa mga insights kung paano siya gumagalaw and then adjust agad. Yun yung malaking bagay. Adjust agad kung ganung bagay. Nice. Ayun. Nice. Ang interesting na nasagot ko. Actually, sobrang dami ko nakuha from that. Na, like, treat your page like a living thing. That's awesome, actually. Ang ganda pakinggan. Kasi, totoo naman. Also, kanina pumasok sa isip ko, it's about testing the waters. Kaya, tanong ko ulit, bago tayo mag-proceed sa dalawa pa nagtanong. So, sige. Tawad na ito, how long does it take para makuha mo yung behavior ng isang target market or target audience ng page na yun? Or ng brand na yun? How long does it take? Depende siya sa'yo eh. Mm-hmm. At saka depende rin siya sa pinili mong target market mo. Aha. Di ba? Kasi kung kunwari, yung target market mo is something that is very, very, very familiar sa'yo, na tipong parang talagang part ka na rin din talaga ng culture na yon, mas madali mong papasukin yung market na yon compared sa, kunwari, ako, rock and roll, uh-huh. tapos tatry kong pumasok sa sobrang taliwas nun, may mas matagal yung adjustment period ko. Diba? Oh, okay. Parang ganun lang. Pero, of course, lagi siya nakadepende sa'yo kasi kung kunwari, meron ka namang bagong papasuking market, kaya mo naman mapag-aralan yun kagad eh. Depende na lang sa'yo kung gano'n ka kagaling i-push yung sarili mo para uh-huh. malaman lahat yung mga kailangan mo malaman dun sa market na yun. Yes. And parang malaman kung ano ba yung parang nagpapatik sa kanila, uh-huh. ano ba yung nagpapatawa sa kanila, ano ba yung nagpapaiyak,
'di ba? Kasi iba-iba 'yan eh, 'di ba? Bawat like kunwari, gawin natin anime, oh, 'di ba? Meron kang mga inside joke na alam mo sa Ghost Fighter, na alam mo na nagwo-work lang din sa Dragon Ball. Parang ganun. Okay. Parang ganun, talagang sarili-sariling mundo, parang ganun. Oh, that's nice. That's nice. May tatanong. Sagot ko ba? Nasagot ko ba? Actually, sagot mo, nasagot mo. May tatanong ulit ako mamaya, pero yung second question, doon pa rin kay Adrian siya, no? Ang tanong niya, what are the things you consider when it comes to proper prioritization of posts? Prioritization. What do you consider? Kino-consider? Paano kayang prioritization? Kasi for, ito ah, sa amin lang, kung, just how I do it. Sure. Hindi ko masyado tinitignan yung, tingin ko kasi, sa amin kasi, yung the way na kung paano kami mag-publish ng content is, ipapublish mo, kung gawin mo yung content with all of the things that I said earlier in mind, gawin mo yung content, tapos reflect and evaluate dun sa analytics. Lagi kaming ganun. Parang, basta sa amin, for us, lagi lang nauuna, news. Kung meron kang newsworthy na content. Kasi yun yung time-bound. Kailangan lumabas kagad. Siguro yun yung number one priority. Lagi ah. And yun yung, for us, yun yung nag-work. Kasi kung kunwari, may namatay na tao. Sorry. Ang pangit ang example. Okay lang, pero okay totoo lang. Kasi. Oh, I mean, just para kung titignan mo lang yung numbers, kapag kunwari may namatay o may kasakit, tapos news siya, agad siya eh. Agad siya na makikita mo parang nagkakaroon ng traction, nagkakaroon ng engagement. So sa amin, yun ang priority namin in terms of parang executing an article or a content na gagawin. So news and then everything else comes after. Pero lahat, laging ganun yung behavior. Parang labas mo, parang release muna nung content and then evaluate. Walang masyadong prioritization involved. Oh, mas nagigets. Dire-diretso lang siya. Mas nagigets. Oh, dire-diretso lang siya. Actually, siguro isa lang sa mga naging takeaway ko dito na kapag bago ka pa lang or you're just starting out, you need to test the waters nga. Gaya sinasabi ko kanina, kailangan siguro post ka lang ng post ng iba-ibang types ng content. And then from there, you need to re-evaluate kung ano man yung mga nangyari doon. And then you observe the behavior kung alin dito yung mga matataas ang engagements and all. So for me, parang ganun ata yung takeaway. Ganun yung takeaway ko. Totoo yan. Pero in addition, ano siya eh, yung sinabi mo na para siyang, yung, ano siya kasi, parang continuous experiment. Mm. Hindi ka matatapos ever dun sa stage na experimentation. Kasi, syempre, of course, yung market mo mag-evolve. So, you have to evolve and adjust together with your market. So, kumbaga kasi baka merong iba na iniisip na ayun, testing the water phase, 3 months ko lang to gagawin, 6 months ko lang to gagawin. Hindi yung totoo, man. Hindi yung totoo, Gagi. Forever mo siya gagawin. Gagi. Sakit naman. Sa buong panahon. Oo, hindi kasi, like for example, mapapansin mo siya sa mga, kunwari, hindi ko alam kung naabutan mo ito. So, sa YouTube, kaya na, Smosh, yung mga OG YouTube channels. Smosh, yung mga yan, sila Fred, mga ganyan-ganyan. So, nag-iba na yung taste ng tao tapos hindi na nahabol. Parang gano'n, isang example ko lang na napansin ko. Ah. So parang, alam mo yun, yung ganung evolution na hinahanap ng tao for entertainment. So natapos na yung, kaya may mga natatapos na era. Kaya may mga nagiging gano'n, uso lang saglit tapos move on na yung tips. Oh, okay. Mas nagigets ko siya ngayon. So, proceed tayo sa next question. Ang sabi dito, game! What are the things you need from Lodge Masigan? Okay. Ano mo, kilala mo ito? Hi Lodge. Yes. What are the things you need? What are the things you need to consider or limitations when coming up with an evergreen topic? Of course,
Any limitation? Of course, tingin ko on the technical side, Could usually be. first thing to come to mind is yung technical side. Kasi kung kunwari, gusto mo gumawa ng evergreen na alam mong, oh, ang ganda-ganda ng concept, pero kailangan mo ng isang production team. Limitado ka na, hindi na. Pero yun nga, content doesn't have to be labor-intensive naman eh. Minsan kasi, it's just parang it's a matter of research, at saka kung gano'n mo talaga din kaalam yung branding mo. Kasi sobrang, pwedeng maging sobrang simpleng GIF lang siya eh. Diba? Alam mo yung mga, kunwari, kanina, ewan ko, ako nakita nyo, may nag-post lang yung, ano, yung Philstar, yung may news headline sila, tapos Pikachu yung, ano, tawa ko ng tawa dun eh. Parang, Pikachu, parang may headline sila na caption about dun sa issue with the PhilHealth people, and then, yung picture niya si Pikachu, na yung Pikachu na nagulat, ah! Gawa na lang. So parang, hindi ko isa sa mga, oo, diba? Pero isa yun sa mga magandang, ano, magandang example nun, na parang simple lang yung ano yung execution, pero nakuha yung hook. So yun, parang ganun. So and at the same time, pero in terms of evergreen naman pala, uh-huh, in terms of evergreen, ano pa bang limitation? Wala kang halos limitation, limitation mo lang imagination mo eh, di ba? Agree. I think yun, imagination mo lang din talaga. And then, imagination and perspective. Yeah. Yun yung pwedeng siguro maging limitation mo. Kasi kung kunwari, let's say, coffee. Mm-hmm. You know a lot about coffee. Pero, hindi alam, maraming alam sa coffee, pero hindi mo alam lahat about coffee. Tama, di ba? Parang, yeah. Di ba? So, parang, in a way, kung kaya mo pang sisirin yung kultura nung coffee, mas magkakaroon ka ng mas maraming perspective kung paano tinitignan yung ibang bagay. Hmm. Maaring kasi kunwari gumagawa ka ng coffee for in this way, and then habang nag-aaral ka pa about sa kultura ng coffee, and then habang nag-iisip ka pa, nagre-research ka pa about sa mga topics about coffee, ganyan ganyan, makakita ka ng panibagong perspective on how you make coffee. And then yung way na yon is another content, na is another evergreen content na pwede mo magamit, 'di ba? So parang kunwari, pwedeng maging content na kagad yun na how to eh. Kasi how to make parang the best coffee in the world that you don't know about. Parang ganun agad. Nice. Parang ganun. Parang another, parang bago siyang offer dun sa norm. Parang ganun. Yeah, that's nice. Okay. Proceed tayo sa next question. Itong next question na to, actually, she was my guest before ikaw. So, nagtanong siya. Ah, nice. She's Nicole. Sabi niya, "Hi Nicole. how do you know Hello. What approach to take on content? How do you know what approach to take on content?" Of course, malalaman mo yung approach mo kung clear sa iyo yung goal mo, yung goal ng content na 'yon. 'Di ba? So kasi approach in terms of what? Medyo ano, pero okay yun. But I mean, in general, yun yung, for me, depende sa goal. Kasi kung yung goal ba is to build a funnel, a sales funnel, the goal ba is to get engagements lang, yung goal ba is magpatawa ba, ang goal ba is to be viral, iba-iba eh. So iba-iba rin yung approach bawat goal. So lagi kang magsisimula dun sa goal ng content. Ano ba yung goal ng content? Parang yan. Begin with the end in mind. Parang gano'n. Nice. Okay. Mm-hmm. Next question. Babasa muna ako ng mga questions bago magtanong. From Adrian ulit. From Adrian ulit, sabi niya, any thoughts on banning rude comments? Do you maintain these for more engagement or ban them for decency? Hindi ko siya binaban. For our page, kasi ano siya eh, siya yung kumbaga, kunwari sa community mo, the community that you're building, meron kang mga ganong tao. Parang isipin mo siya as your filter, as somewhat first filter mo at the same time
reflection din ng mga taong na-attract mo. Kasi kung kunwari yung brand mo, nakaka-attract ng toxic na mga tao, tapos nakikita mo sa comment section, pwede mong isip, how do you turn it positive? Paano mo siya gagawin positive? Mm-hmm. Kasi, kunwari, for me, sa amin, sa classic rock, sa topics namin, kunwari, magpo-post ako about U2. Ito ayaw na ayaw nila ng U2. Uh-huh. Kasi, magugulat kayo, gusto nila mga Stevie Ray Vaughan, mga Jimi Hendrix, mga gitarista na malupit, pero pag nag-post ka ng Bono dyan, parang, yeah! Pangit, ayaw, di nalang gusto. Ang daming mga haters. And so, ginagawa namin, and then marami rin yan mga nagme-message na, why do you keep posting YouTube, or why do you keep posting I Don't Wanna Miss a Thing by Aerosmith? Mga ganun, parang mga nagre-reklamo. For me, wini-welcome namin yung feedback na yun. Mm-hmm. Kasi, yung experience na hinaharap mo yung mga, kunwari, may mga nagra-rant, may mga nag-hate, yung experience na yun would give you more perspective on how you can adjust to your audience eh. Yes. At saka, kung ano pa yung mga next na audience na tatry mong i-attract. Uh-huh. Diba? Kunwari, kung ayaw mo na mag... Kaya ako nabanggit na parang filter siya. Uh-huh. So, kung kunwari, sa amin, sa fan base namin, sa page namin, kunwari, nakikita ko na hate nga nila, hindi nagiging maganda yung social signals na nangyayari kapag nagpo-post ako ng certain topic o ng certain artist, ginagawa ko, hahanapin ko yung mga sweet spot nila ulit. And then, dun ko mas nakikita kung sino, anong topic yung mas nag-work at mas nagiging hindi. So, mas actually, wini-welcome ko siya kasi mas nabibigyan niya ako ng perspective sa kung sino at anong klaseng tao yung nagpo-follow dun sa page o dun sa brand. Mm. So no, hindi ko siya binubura, hindi siya binaban. Oh, that's nice. And at the same time, minsan ang ginagawa namin is we engage. Kunwari, merong mga comments na nasasabihin na parang kunwari, nag-post ako ng The Beatles. May mga magko-comment, I hate The Beatles. I like The Beach Boys better. Mga ganun. So, kapag ganun, pwede kong gawin is mag-engage ako doon, magko-comment kami mismo. Pwedeng tatanungin namin siya, okay, prove it. What's your favorite Beach Boys song? Tapos kapag sumagot siya, edi bibigyan ko siya ng isang article about the Beach Boys. Okay, you might as well check this out, yung ganitong article. So nagkaroon na ng engagement, yung kumbaga kasi yun din eh. Kasi yung engagement na yun, kunwari, sumagot siya, tapos positive ka, positive yung, naging informative and then positive yung reaction mo dun sa hate comment niya. Mag-turn around mo siya into something positive. And at the same time, mas magpaparamdam mo dun sa audience na yun na, uy, hindi sila nagalit ah. Parang mas tinry pa rin nilang, alam mo yun, mas magkaroon ng positive outcome yung hate comment ko na yun. So mga ganun tipong diskarte, ganun tipong drive. So kung may nag-hate, merong mga rude, be kind and informative lagi. And then try to... Alam mo yun, isingit mo yung mga ganong moves na, oh, ito, pero may article kaming ganito. Mga ganyan-ganyan. Mga ganon. Yun lang, yun. Ganon ko siya tinitingnan. Mm-hmm. Ganon yung approach ko sa kanya. Nice. Actually, I'm really fascinated dun sa mga, madalas ko nakikita yung mga ganyang comments, like yung mga rude comments. More of, like, sa mga online selling websites. So, madalas ganon. No. Ako, lately lang nakikita ko lang. But, ang nakakatuwa lang dun is how they respond. Sobrang smooth. Kasi sobrang chillax lang sila. Parang yung kliyente mo galit na, pero sila chillax lang. So, nakakatuwa. Chill pa rin. Yeah. Yeah. Sorry, ma'am. Sigasuhin namin yan. Sigasuhin namin. No. Get back to you in a few hours. Okay, let's get to the next question. Ang daming questions. Si Nicole pa rin ang nagtatanong. Sige, game. Let's do it. Okay. Gusto ko itong... Hindi, ito muna bago ko itanong yung isa. Sabi niya dun sa pinaka-latest comment niya, best resources for learning digital strategy and content conceptualization online. Next question, blogs to keep up with regarding online trends and industry standards. Industry standards. Oh, Sige, hindi ko matatandaan lahat. First question muna. Ano yung first question muna? First question, best resource for learning digital strategy and content conceptualization online.
Ayun, eto, share ko na lang yung diskarte ko kung paano ko siya ginagawa. Ako kasi, ang diskarte ko lagi dyan is, actually kasi every time na nagtapos na ako mag-work, madalas, ginawa ko kasi talagang habit sa akin yung research and then yung mag-explore lang din talaga on anything informative na anything na makakapag-contribute sa ginagawa ko sa social media, sa knowledge ko on how I write, knowledge ko on how I come up with topics and ideas. So usually, halo siya ng paghanap ng mentors, ng tamang mentors, yung papasok din sa style mo. Kasi iba-iba tayo ng style eh. Diba? Kahit sino ka mang social media, social media guy or girl, may sarili kang style. So ito for me, ang style ko is, lagi ako naghahanap ng new things to consume, new content to consume. Kunwari, nilabas ng bago si BuzzFeed. Try ko lang, taste lang. Parang, yun nga, parang, sabi ni Gary Vee, parang 20%, dip ka lang, sawsaw ka lang, tingnan mo lang kung ano yung nangyayari doon para may konting perspective ka kung paano siya gumagalaw. And then, yun, and then, pag-consume, and then find mentors. For me, kunwari, dito sa industry standards, so kunwari, before sa YouTube, ang mga pinapanood ko, sila Daryl Eves, mga video creators, sila Neil Patel, mga ganun. Hanap ka ng iba-iba. And then, kasi kung kunwari, for me kasi, kunwari, naghanap ako ng mga mentors, lagi silang may role sa akin. No? Na sa each aspect ng buhay ko. Parang ganun, kunwari, si Tony Robbins, alam mo kung saan papasok yan. Si Tony Robbins, di ba? Yung ganun. Si Gary V. Alam mo kung saan papasok si Gary V. Di ba? Si Grant Cardone, alam mo kung saan papasok yan. Mark Cuban, alam mo kung saan papasok yan sa buhay mo. Si Dan Lok, ayun, actually si Dan Lok, lahat ng contents niya hindi for me, pero yung iba, pasok eh. Yes. Pasok eh. So, kumbaga yun. Kumbaga lahat sila, pinapanood ko. Kasi, every time naman na ma-feel mo na nangangapa ka na, lagi mo lang hahanapin is someone na magtuturo sa'yo. So ganun ako, every time na nangangapa na ako, hanap na ako na magtuturo sa akin. So lagi naman silang available dyan eh. So continuous research and then finding continuous mentors to learn from, yun yung diskarte ko. Kaya ayun, parang never magiging out of date. Kasi wala namang isang formula sa social media. Kasi forever siya nag-evolve. Yeah. Yeah, I definitely agree. Like the economy evolves, the industry evolves, people evolves, and minsan nga nagiging Pikachu na eh. So actually isa yun sa mga magagandang sinabi mo na find mentors if kapag nandun ka na sa peak ng wala na, nangangapa ka na, you don't know what to do at all. Because meron talaga mga tao na papasok doon sa need mo. Na, for example, mismo. Totoo rin yung sinasabi mo na topic is king. No, may mga topics, may mga certain topics na talagang aabot sa mga specific na tao, but not to everyone. And that's good, actually. That's a good context. And, what else? Second question niya, and blogs to keep up with regarding online trends and industry standards. Blogs to keep up with. Ako ang listahan ko is not more nasa YouTube kasi this past few months puro YouTube lang ako eh. Wala akong bakit. Sa blogs. Sabi ko pina-follow eh. Hindi ko alam kung sino sa mga blogs. Kasi, well, ang main na blog articles na pina-follow ko ngayon is Rolling Stone Magazine, BuzzFeed, ano pa ba? Karamihan news kasi pandemic. So, yung mga ngayon. So hanap-hanap ng anxiety sa news. Yan. Blogs. Pero entertainment blogs.
Hindi, mas YouTube talaga ako ngayon. So, mas YouTube channels. Pero sa vlogs, ngayon, Rolling Stone, Consequence of Sound. Consequence of Sound. And ano pa ba? Gary V. Yun. Press mga blog sites. Mga blog sites. Yan, LinkedIn. Ano pa ba? Ayun, naisip ko na. LinkedIn. Yung social media now, meron ganong blog. Social media now, ano pa ba? Mga blogs ng mga mentors, yun. Mm-hmm. Yun, ako, doon lang ako laging nakatutok. Ganun lang lagi. Actually, same lang tayo. More on, diba, ganun diba? Lang ako, more on Gary V, motivational, because ang pinaka-intent talaga ng ginagawa ko dito is that I motivate, inspire, and empower ng mga nanonood, especially ngayon. So, punta tayo dun sa mga questions. Hindi, question ko. What would you suggest? Okay. Ito na lang. Kung sa scan mo ngayon yung page ko, what would you suggest that scan I should nga natin do yung next? Page ko. Yes, that I should do next. And, like, is it, would it be like, what do you call this? A hub, a help, or a hero type content. Top, ang goal ko is to reach 1,000, like 1,000 likes na lang, ganun na lang siguro. Mag-stop tayo dun sa 875. If you would like scan just my page, how would you like suggest, what are your suggestions? Sige, ito, nini-scan ko na yung page mo. Cool. Sige, go. Okay. And then every week yung show, di ba? Every week yung show na ginagawa. Yes, every week siya. What would you suggest? Me doing the streams and, or what would you correct? Kung meron ka man nakita sa page ko na hindi siya aligned dun sa goal ko ngayon, what would it be? Or should I change it? More of ganun. Facebook lang. Mm-hmm. Facebook lang naman. So, wala pang Facebook dude lang. Oo. Well, siguro, ayan, nakita ko na. Nakita ko meron kang mga quotes. Nakita ko yung mga posters. Nakita ko yung maraming salamat frontliners, MECQ, pictures, and then quotes. And then yung show. Uh-huh. And then, okay, itong mga to, yung mga aesthetic videos. And then may caption. Okay, okay. Uh-huh. Okay, so balik tayo dun sa ano. So balikan natin yung ano mo, yung una mo ng number one, entertaining. Uh-huh. Ano yung anong aspect nung sa page yung entertaining? Of course, pasok na dun yung, well, lahat naman to entertaining. Okay. Pero how do you parang improve it? Or yes, ano pa yung mga ibang content formats na pwede mong gawin? Basically, isipin mo dito. So, well, first, isipin mo muna, imaginein mo muna. Sino ba yung perfect customer? Sino ba yung perfect audience mo? For you, sino ba yung perfect audience mo? Ano yung age group sila? Saan sila nakatira? Ano yung most likely, ano bang ginagawa nila ngayon? And then, ano ba yung value? Ano ba yung value na ibibigay? Ano ba yung angulo? Ano ba yung angulo? Ano ba yung new thing na i-offer mo? Or hindi naman new thing, basta thing na very, parang alam mo, mabilis lang maabot sa kanila through your page. Mm-hmm. Na dito nila matututunan or dito nila makukuha. Uh-huh. So kunwari, and then from that premise, isipin mo anong content format. Is it gonna be an article? Kasi ngayon, wala kang masyadong article. Yes. Parang, kung kunwari, you're trying to establish your brand or ikaw, yung personal brand mo as someone ayun, providing lesson tips, empowerment, and motivation for Filipino. Kapag sinabi mo kasi yun, ang vast eh. Filipino eh. Uh-huh, uh-huh. Pero sa nakikita mo kung paano nagtatranslate yung market mo ngayon o yung mga nanonood is Gen Z or millennials. Tama? Yes, yes. Tama. So, kung kunwari, mas kunwari ikaw, ilan taon ko na pa ulit? Ayan. 26. Ilan taon ko na ulit? 26! Yes. Okay. So, on 26, so, pwede mong tignan, mas, kung kunwari, pwede ka mag-start doon. Like,
sa 26 sa current social circle mo, sa nakikita mo, ano yung pwede mong punan, ano yung pwedeng mong mapunan dun sa part na yon, nitong page mo na to. Mm-hmm. And then pwede mo doon mo kukunin, doon mo i-translate, doon mo kukunin yung mga ideas, and then doon mo kukunin yung parang doon ka mag-iisip kung paano mo siya i-translate sa content. So is it going to be how to articles, mm-hmm. and then is it going to be parang mga quotes, kasi for sure okay naman yung quotes, pero para motivational quotes, of course, is a hub content. Nakalagay lang yan sa social media calendar mo, nakaschedule yan, yes. dire-diretso. Pwede mong i-advance yan for one whole year or every quarter, tapos nakaschedule yan. Pero, ano yung mga pinaka-engage, ano yung mga types na pwede mong gawing engaging? So, pwede mong gawin una is, before everything else, mag-isip ka na ng, kunwari, ano ba yung parang kailangan mo munang i-refine yung understanding mo at saka yung awareness mo dun sa branding mo. Mm-hmm. So kasi kukunwari ngayon, tatanawin kita, parang in one word, paano mo i-define yung page? Oh. Yung page mo. Okay, that's nice. Diba? Ano yung role niya? Anong role niya? Oh. So kung meron kang position sa isang company, itong page na to, ano yung role niya? Ah. Ano yung ginagawa niya? Diba? So kasi, kunwari, ako, meron ako isang friend na fina-follow, si Louie. Ang pangalan ng page niya is The Financial Passionate. Finalo ko lang siya before. And then, mga early years niya pa lang, mga early start niya. And then ngayon, nakikita ko, ang ganda nung cover photo niya, ang ganda nung lalabas siya ng mga life and money lessons, journey sa mga financial goals, mga iba't ibang types of content na kinakatas niya. So kunwari, ikaw din, kung paano mo dine-define, kung paano mo i-de-define itong page na to, is dun mo iisipin din kung ano yung mga content format na mag-make sense dun sa branding na naisip mo na yun. Mm-hmm. Diba? So kung kunwari, tanawin kita ngayon, sige game, ano yung one word or limit natin to 3 words? May isip mo ba agad? Aside from motivation? Pa. Kasi diba, ano? Oo, kasi dapat hindi ambiguous, dapat hindi vague yung gagamitin mo, yung gagamitin mong part. Kasi, so kunwari, game, slash mo yung word na motivation, yung keyword na motivation, yung learning, yung mentorship, ano yung role ng page? Ano yung value na binibigay? Teach. Ano yung insights? Ano yung mga bagong insights? Ha? More of teach eh. I should say. Nandun siya sa teach. Pero, paano? Kung bagay, iisipin mo, kunyari, syllabus. Ano siya? Ano yung character nung buong structure na yun? Kasi ngayon, you're going through social media, you're going through branding, you're going through passion versus day job, mga ganong topics mo last time. So, if you're going to define yung buong set na yun, parang ano ba yung value na yun dun sa audience, sa mga nanonood na yun. Oh. And then, dun mo siya i-refine. Dun mo siya unti-unting ina-narrow pa. Kasi parang may mga angles na, of course, kunwari, feeling ko, nai-realize mo rin to kapag nag-iisip ka, na parang alam mong ang laki niya, hindi mo pa napipinpoint yung point of attack mo dun sa topic na yun. Parang ganun, di ba? Nice. Mas nagigets ko siya ngayon. So, tanungin mo lang lalo sa sarili mo kung gano'n ka ba ka-aware sa brand mo. Nice. So, yung awareness mo, is it super deep o hindi pa? Vague, ano pa lang? Surface level pa lang. So, ayun. I think mas nakukuha ko siya ngayon. That, diba? Oo. Kapag gumagawa, dapat pala tayo ng content. We should know, like, what is our brand actually? I mean, dun naman nagsisimula yan sa pinaka-brand mo. Sa personal brand mo, sa branding na meron ka. And then from there, you can narrow down all the things that you need to consider, all the things that you need to execute sa mga materials mo in social media, in digital advertisements. So, I think mas nagkakaroon ako ngayon ng idea kung paano dapat gawin at kung paano dapat, what are the questions that I need to answer in order for me to actually
like pinpoint these topics na meron ako. So I think mas maganda yung idea na binigay mo sa akin. I can actually meron akong pag-iisipan tonight. Meron akong pag-iisipan tonight kasi sobrang nagising ako doon. Actually tama 'yun, nakuha mo yung idea na all of my topics are very broad. Actually wala siyang core, kumbaga. It's still on the surface. And siguro I think pwede, in order for me to reach these number of likes is that I need to like test everything na meron ako. So ako kasi ako kasi normally yung ginagawa ko kapag may na-post ako, tinitignan ko rin naman yung mga insights like clicks, engagements and all. Pero ang tinitignan ko lang yung numbers. But deeper with it, hindi na. Parang sabi ko, okay na ako sa numbers. Masaya na ako makita ko lang yung numbers na to. But then, mas mahalaga rin pala na tignan mo rin kung ano yung nangyayari sa isang post na meron ka. Oh, in addition to doon, hindi lang din numbers. Kumbaga, iisipin mo pa rin lagi na at the end of the day, yung makakakita ng post mo is hindi siya number, hindi siya click lang din. Isang tao 'yon na talagang nakita. So, kumbaga kailangan mo siyang ituring na tao yung makakakita nito na kukunwari baka mamaya mas matalino pa sa iyo or something like that. Parang paano mo 'yun gagawin for the other person dun sa other side nung content mo. So, parang ganoon, mas 'yun yung number one pa rin. Isipin mo ano paano ba maapektuhan nito itong taong makakakita. Kumbaga very human central pa rin siya. Doon pa rin din sa experience nung taong makakakita. Yung algorithm si Facebook dapat ano 'yun secondary na lang. Mahalaga siya pero secondary siya. Kumbaga human experience pa rin yung number one. Ano ba yung kumbaga, naalala ko yung pinsan nung tropa ko, sabi niya first term ko na narinig sa kanya to yung ano, experience engineering. Parang ganun yung work daw niya. So hindi ako aware eh. So parang in-explain niya lang sa akin yung concept na parang any person na papasok sa page mo, any person na papasok sa store mo, sa anything na ginagawa mo, sa show mo or something like that, lagi mong parang pwede mong unahan lagi yung kung empathetic enough ka sa customer mo, sa audience mo, parang kaya mong ma-imagine kung paano nila dapat may experience yung brand mo eh. Gets mo? So parang kapag parang pagpasok nila dito, anong ma-experience nila, ano yung mga maliliit na things na mapapansin nila, ano yung pinamakukuha nila, mga ganun. Nice. Actually, and sobrang napaka mabulaklak nitong conversation natin. But medyo lumagpas na tayo sa time frame natin. So, I think oo nga, no? Yeah. Na-enjoy ko kasi, sobrang na-enjoy ko. I think malaki tong opportunity para makapag-isip ako tonight. So, like to analyze my page, mas maging mag-dive in deeper dun sa ginagawa ko ngayon as like, I don't know if I consider myself as influencer, but as someone na talagang tuturo. And siguro isa rin yun, one of my takeaways is about empathy, as simple as that. Para you need to empathize a lot of your audience na nakikita yung post mo. And tama ka actually, isa sa mga na-consider ko rin talaga na what if ito nga mas matalino pa pala sa akin yung ano yung makakita nito, makakabasa nito, how should I do that, how should I respond to it. So yun lang eh, siguro marami pa akong gustong itanong, but then yung time frame natin medyo ayun na, lumalabas pa sila, but I'm giving you the opportunity, Dowell, if ever you want to plug in some of your page or anything to want to say to everyone who's watching. Okay. Ito lang yung mga ginagawa ko ngayon. So first, kung trip nyo, mga classic rock music,
Susunod ang I Love Classic Rock o kaya Society of Rock. Nandiyan lang yung page namin as Facebook lang. You can follow us. Also, may banda ako. Check nyo, Faint Light. Faint Light sa Facebook, and then may Spotify din kami. You can check out our songs kung trip yung mga rock. Aside from that, ayun, naka-post pa yung mga ibang things eh. Pero so far yun yung dalawang things na ginagawa ko ngayon. Ayun lang naman. Thanks, man. All right. Thank you, Dowell. Maraming sobrang, sobrang, sobrang ganda ng usapan natin yan. Sobrang dami kong nakuha, sobrang dami kong natutunan. And also, I just want to thank to everyone na nakipag-engage sa amin ngayon. Salamat. I do hope na marami rin kayo natutunan on this episode. Also, since this is part 1, magkakaroon pa kami ng part 2, but stay tuned for my announcements. Siguro this week or next week ko i-announce kung kailan yung part 2. But for tonight, just want to, well, I'm taking the floor. By the way, everyone, I just want to thank you for joining us tonight, and also sa mga nagtanong, I do hope na marami kayo natutunan. So before we end, I just want to plug in my business. Like we sell chili garlic, the typical ones, you know. So also, yeah, also if you want to follow me on my social media platforms, it's at Eyel Mauricio, Instagram, Facebook, and Twitter. So please feel free to follow me, and also I'll be uploading this episode on my YouTube channel, guys. So please thank you for your support. And without further ado, again, my name is Eyel. I'm a designer and creative lead, giving you guys a good night sleep. Good evening, everyone, and peace out.